Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. So ngayon guys, gagawa naman tayo ng isang panibagong tutorial. Ang gagawin naman natin ngayon guys ay isang Riband and Derecho Brazilian Cairo Gloss step by step. So itong model natin guys, niriband ko siya last year, pero mga nasa 8 months pa lang to, 7 to 8 months. So ang unang application natin sa kanya guys, ito yung nasa baba niya dahil wala na yung rebanded. So apply natin siya guys ng half inch and then mid length. Wag natin siya guys isasagad sa roots. So kaya natin guys hindi sinasagad sa roots dahil para maiwasan natin yung pagputol-putol ng buhok. Tsaka pag-apply pala natin guys, dapat laging maninipis lang tsaka emulsify natin para sigurado natin na nalalagyan lahat ng buhok. Tapos itong sa taas guys, kung napapansin nyo, hindi ko ina-applyan yung nasa baba niya kasi ito, dating rebanded pa to kaya hindi ko siya ina-applyan. So pag nag-develop na guys yung bagong tubo na buhok niya, saka na natin siya i-comtrue dun pababa. Pagkatapos natin ito guys, ibababad natin siya ng 30 minutes or 1 hour, depende kasi. So ito guys, nababad na natin siya ng 30 minutes. So, tig-strand test natin siya guys. Pag nag-strand test ako, binubuhol ko siya. Pwede rin na test. Pero, kung ano mas okay sa inyo guys. So, okay na siya guys. Nakita kong okay na. Ngayon guys, i-control naman natin siya. Pagkatapos natin guys ma-control, masuklay. Babalnawan na natin siya. A few moments later. So nabalnawan na natin siya guys. Ngayon, i-blower na natin siya ng 100% bago tayo mag-iron. Na-blower na natin siya guys ng 100%. So kung napapansin nyo guys, ang ganda na ng buhok. Hindi pa natin siya napaplancha. Maganda na. So natanggal na yung kulot niya. So ito guys, magsimula na tayo magplancha ng buhok o mag-iron. So ang pag-iron guys, dapat maninipis lang. Huwag masyadong makakapal. Ang init pala ng plancha guys, yung ginamit ko rito ay 200. Dahil yung buhok niya kasi medyo kulot siya. So kailangan natin siya gamitan ng 200. Tapos yung buhok niya, hindi naman siya ganun kanipis. So tapos na tayo mag-iron guys. So ngayon, doon na tayo sa sunod na application. So apply na tayo guys ng neutralizer or yung letter B ng pang-riband.
So ito guys, pwede natin siyang isagad sa roots. Pwede na tayo mag-apply ng roots to ends nito. So pagka-apply naman natin ito guys, bababad lang natin siya ng 15 minutes bago natin siya babalinawan. Tapos na tayo guys mag-apply ng neutralizer. So ngayon guys, babad natin siya ng 15 minutes. A few moments later. So guys, ngayon nababad natin siya ng 15 minutes, nabalinawan na natin siya. So winash lang natin siya, hindi tayo naglagay ng kung ano pa man. So ngayon, i-blower natin siya ng 50% dry. So bago tayo mag-apply ng Keragloss Brazilian Keratin. So ito guys, 50% dry na siya. Ngayon, mag-apply na tayo ng Keragloss Brazilian Keratin. So ang application naman ito guys, ganun pa rin, section by section. Tapos dapat lalagyan ng, siguraduhin natin na lalagyan lahat ng buhok. So suklayin natin siya, emulsify para... Tapos na tayo guys mag-apply ng Keragloss Brazilian Keratin. So ngayon, ibababad natin siya ng 30 minutes. A few moments later. So nababad na natin siya guys ng 30 minutes. Ngayon, i-blower na natin siya guys ng 100% bago natin siya i-iron or blend siya. Blower lang natin siya guys. Na-blower na natin siya guys ng 100%. So ngayon guys, magsisimula naman tayo mag-iron. So guys, hindi pala natin siya binalnawan. Pagkatapos natin guys mag-apply ng Keragloss, binabad natin siya ng 30 minutes and then blinower 100% and then iron. Hindi tayo guys nagbalnaw. Hindi kasi binabalnawan to na Brazilian Keragloss. Mayroong mga ibang treatment din ng mga Brazilian, binabal naman siya. Depende po sa brand ng gamot. So ang ginamit ko naman sa kanya guys na init, gumamit lang ako sa kanya guys ng 180. Pinaabsorb ko lang sa kanya yung gamot sa buhok para smooth siya. We'll be right back.
So guys, tapos na tayo mag-iron. So ngayon guys, tapos na din yung process natin sa Reband and Keragloss Brazilian Keratin Blowout. So ito guys, kung makikita mo, maganda na siya, smooth. Tsaka hindi siya guys matigas, malambot siya. So makikita mo naman yung kintab tsaka yung smooth niya. So salamat sa panonood guys. Sana guys may natutunan kayo sa video natin ngayon. At kung nagustuhan nyo guys, please like and subscribe. Salamat.